guys, welcome back to my vlog. Ang pag-usapan natin ngayon ay isa na naman sa request nyo, pero hindi ko mahanap na yung nag-request, guys. Sorry. Mag-comment ka na lang, sis, ha? Thank you so much. Ito yung makapal na matres at yung manipis na matres. At ano yung mga hormones na imbalance pag meron tayo nito. At paano natin gamutin at yung mga natural remedies para magamot ito. So, dito muna tayo sa makapal na matres. Ito yung tinatawag na endometrial hyperplasia. So, ito ngayong makapal na lining ng matres natin, pero hindi naman to cancerous. At, pero magli-lead siya ng uterine cancer in the future pag hindi maagapan. So, ano ang sanhi nito? At ito na naman guys, yung lagi kong sinasabi, excess estrogen. Madami talagang estrogen sa katawan natin, kaya kumakapal yung lining ng matres natin. At hindi nagkakaregla to guys, kasi pag malapit ka na kasing magregla, merong estrogen at progesterone dyan sa matres natin. Pag wala masyadong progesterone, hindi magsished, kaya lalong kakapal at kakapal yun. Ang normal kasi guys, kakapal yan before tayo mag-mens, at yun yung mag-shed yung lining niya. Yun yung mga dugo na ilalabas natin pag period natin. Kaya yung mga affected dito sa makapal na matres na to ay yung mga hindi nagkakaregla, irregular yung regla, at associated na rin yung PCOS, yung polycystic ovarian syndrome. Ano yung sanhi ng mga to? Yun nga yung mga false estrogen, xenoestrogen na nakukuha natin sa environment natin, yung mga toxic chemicals, yung mga cosmetics natin, at yung mga diet natin. At kung meron tayong diabetes, at kung mataba tayo, obesity, at pag too early tayong nag-mens, minsan kasi may nag-mens ng 9 years old, 10 years old, ganun. And yung hindi pa nagkakaanak. Kasi syempre, pag magkaanak ka na, pag may baby na dyan sa loob, mababalance na yung mga hormones mo kung mabuntis ka. Gaya ko guys, ayun nga, mahirap talaga akong magbuntis kasi madami nga yung mga problema ko sa hormonal imbalance na din. Pero nung nabuntis na ako guys, ayun, medyo nabalance na yung hormones ko. Ayun. Sorry, may ingay ulit yung baby ko. At yun, at napansin ko rin after ko nang nanganak, hindi na ako nagkakadismenorrhea, at konti na lang yung mga buo-buo na lumalabas pag menstruation ko. So medyo na-balance talaga nung nabuntis ako. Ano yung mga symptoms nito? Ayun nga, absence of menstruation, yung hindi nagkakaregla, o kaya irregular periods, at too short yung menstrual cycle nila, less than 21 days cycle. Then yung abnormal bleeding o kaya bleeding in between periods. Paano natin ma-diagnose or paano natin malalaman na makapal yung matres natin? So yung doktor, gagawin niya yung pelvic exam at follow up to confirm yung transvaginal ultrasound. Okay, paano naman gamutin? So, yung doktor magpe-prescribe siya ng progesterone, yung progestin, yung IUD, yung intrauterine device, yung ilalagay nila sa perta natin hanggang sa cervix natin. At yun ay may content siya ng progesterone. At yung mga creams, yung mga vaginal creams, o kaya yun, yung mga progesterone cream. Para masupplyan yung kulang natin ng progesterone para mabalance na rin yung hormones natin. Okay, so doon naman tayo sa manipis na matres. Ano yung cause nito? Yung too low na estrogen naman. So, kabaliktaran lang guys. Pero, pag syempre, yung mga estrogen na to, dapat yung hormone talaga na estrogen na lumalabas sa ovary natin. Hindi yung mga false or xenoestrogen na nakukuha natin sa labas. Pwede rin yung mga herbs, yung mga healthy diet na may mga estrogen content. Pwede rin yun. Hindi lang yung mga toxic chemicals at yung mga, ano yun, yung mga paraben. Alam mo yun, yung mga nakukuha natin sa mga pangit na paraan. And ayun, inadequate blood flow. So yung mga halimbawa, pag hindi ka nag-exercise, ayun, yung blood flow mo hindi masyadong nagre-regulate, nagsi-circulate. And then, sanhi din yung mga fibroids. Or meron kang PID, yung pelvic inflammatory disease, kung napanood nyo yung previous videos ko about dito. Ayun, magkukos din to ng manipis na matres. And
previous surgeries sa matres. Kung naoperahan ka noon, gaya ng pagraraspa, pwede rin yun, yung DNC, yung dilatation and curettage. Then, too much uses of clomiphene, yung clomid. So, yun, nagpapakanipis din ng matres yun, guys. And then, long-term use of pills. As I said sa mga previous videos ko, pag long-term talaga ang paggamit natin ng mga pills, magkakaroon talaga ng hormonal imbalance. So, ano yung sintomas nito? Ayun, irregular periods, painful periods, and amenorrhea, yung absence of period. O kaya naman, kukunti-kunti lang talaga yung period. Inadequate menstrual bleeding. So, ang normal guys ay 10 ml to 35 ml. I-discuss ko po guys sa next video ko kung ano yung normal blood flow natin. Kung gaano kadami yung lalabas na blood o kaya dugo pag period natin. Sa next video po yun guys. Magkukos din ng possible na hindi magkakaanak. So, wag naman sana. Dapat i-balance talaga natin yung hormones natin para balance ang lahat. So, paano gamutin? Estrogen therapy. Ayun ngayon, may mga herbs, may mga diet na contained ng healthy estrogen. And exercise para ma-regulate or ma-circulate yung blood flow natin. Kasi inadequate blood flow nga din, nakakapanipis ng matres. Ayun, daily exercise. And then, fertility massage and castor oil. Yun yung mga natural treatment na. And sa medical naman, meron silang i-induce or gagawin na procedure sa'yo. Yung GCSF, yung granulocyte colony stimulating factor, para yun nga masuplayan yung kulang naman natin sa estrogen, papakapalin yung matres.